Hello mga ka-garden, welcome back to our YouTube channel. My name is Yura, ang inyong Bisayan Plantita. So for today's video ay mag-care tips tayo about sa ating rose. Kung naranasan nyo itong mga ganitong paninilaw sa dahon ng inyong mga rose, mga ka-garden, panoorin nyo to at meron akong tips sa inyo kung ano ang dapat gawin. Chika muna tayo. Dahil nga, laging nagbubuga si Taal ng sulfur na naman, kadalasan yung mga rose ko nagkakaganito. At hindi na to bago po sa akin. Kasi sa dami ko ba naman talagang rose noon pa, lagi na ako naka-encounter ng ganito. At ito lang ating gagawin mga ka-garden. No? So ayan, ito yung rose ko. So tatlo yan sila nandyan sa plant box na sila din lang namang tatlo nagkakaganyan. So, hindi maganda. Pati yung flower niya, naglaylay na, matamlay na. So, ang gagawin natin para hindi pa kumalat at maisib natin, kailangan lang po natin yan tanggalin ang mga dilaw na dahon. Lasan talaga mga kapalayok. Pag yung nagkakaganito na yung mga rose nyo, means niya na i-stress yan or kaya yun sa lupa o kaya sa mga insekto. Nala ko nito kung hindi yan sa ashfall. Ayan, ashfall. Hindi pala ashfall. Ang tawag niyan, sulfur. Asopre. Ayan, asopre kasi nagbubunga nga si Taal. Baka may uod to. So, una muna natin gagawin. Ganito lang muna mga kapalayok. Tatanggalin natin yung mga ganito ng mga bulaklak. At saka kailangan natin maialis talaga yung mga dilaw-dilaw ng ating mga rose. Dahon ng rose. Ano ba yung pinagsasabi ko mga kapalayok na, ano, na mental block ako? Bukod dito mga kapalayok, pag natanggalan natin itong mga kulay, dilaw, meron pa tayong gagawin yan pangalawa. So samahan nyo muna ako magtanggal nito, itong mga dilaw-dilaw na ito. Kasi hindi na talaga siya maganda dyan. At baka tuluyang mamatay yan kung hindi ko maialis yan siya. Ayan, matanggal yung paninilaw dyan sa aking mga dahon ng aking mga rose. Yung dating kong rose mga ka-garden, ayan, halos talaga mas makapal yung kulay yellow na dahon. So, naagapan ko din. Ayan siya, oh. Ito pa. Pero yun naman, okay naman siya. So, tanging ito lang talaga ang tatlo nagkakaganito. Ito lang tayo ng gunting para hindi tayo mahirapan at mag-ingat lang kayo mga kapalayo kasi itong mga rose, meron itong mga maliliit na tinik. Yan. Ang hirap niyang tanggalin kasi mga maliliit yung dahon niya. Talagang nakasiksik siya sa ilalim. So, bahala na. Basta ang importante ay matanggal natin ito. So, kung ikaw dyan na nanonood na maraming rose at nakakaranas ka ng ganito sa rose mo, gayahin mo na to para hindi na lumala ang sitwasyon ng inyong rose. Pati ito yung dahon, ay mga flower, mga ka-garden o mga bubot pa lang. Ganun ang nangyayari, namatay. So, nalanta. Parang sa ano yata talaga to, asupre talaga to. So, yan, dito tayo mag-umpisa. Umpisahan ko to dito. Tinatanggal ko na yung mga flower kasi para panibagong flower. So, ayan mga ka-garden. O, diba, okay na. Ang ganda niya. Tingnan, wala na yung paninilaw. So, dito na naman tayo sa pangalawa. Ayan, nasa, ano talaga siya, nakasiksik yung mga, ano, mga dilaw-dilaw na dahon. Mga flower na ganito, pwede nyo na itong ikat. Ikat nyo lang kasi para panibagong, ano na naman siya, panibagong suloy, magkasuloy siya. At yun na namang magkakaroon ng flower. So, yan, kasi hindi na nga siya maganda. Ginupit ko na yan mga kapalayok para panibagong sanga nga, panibagong sanga, panibagong flower. Yung mga kapalayok, huwag nyo talagang hayaan na pabayaan na lang yung ganyan na kulay yellow dyan
sa inyong rose, hindi nyo alisin. Kasi kahit anong gawin nyo yan mga kapal, hindi na yan babalik sa pagiging green. Ang ano niyan, ang solusyon niyan is tanggalin nyo na. Hala, may uod. Ayan, may uod mga ka... Ang laki ng uod niya mga ka-garden, oh. Oy! Oy! Nakakatakot, pero kailangan natin alisin yan para hindi ubusin niya yung mga dahon ng aking rose. Hindi pa ako nag-apply nito ng pesticide. So, mamaya mag-apply tayo and explain ko din sa inyo kung anong pesticide ang gamit ko. Oh, ayan. Luka talaga siya. Silip-silip pa tayo. Baka meron pa ditong nakatago. Ayan, ang taba pa naman. Diyos mio. Nga palang lupang ginamit ko nito ay ano lang yan, garden soil. Diyan lang pa rin nakalagay. Hinaluan ko lang vermicast para maganda yung ano niya, yung tubo niya. Kasi dati mga ka-garden, naglalagay talaga ako ng... Hindi naman vermicast ang gamit ko nun, kundi cow manure. Maganda po siya sa halaman, mataba. Kahit hindi ka maglagay ng fertilizer, yun ang pinaka-fertilizer niya, okay na. So, ayan, o, diba, okay na mga ka-garden, wala na yung paninilaw. So, itanggal na natin lahat. And next na naman gagawin natin ay, kailangan natin niyang lagyan ng pesticide. Ayan, ito yung mga nakuha ko, mga natanggal. Yan, o, diba, maganda na siya tignan. Kaya, kayo, kung may ganito yung... Ay, kung may ganito yung rose nyo, tanggalin nyo na, huwag nyo nang hayaan. Basta ako kasi dito talagang araw-araw ako nag-check kung mayroong mga dilaw na dahon, tinatanggal ko na agad para hindi magkahawa-hawa. Ay, natinig pa ako. Kaya ingat, isa pa rin yan. May mga ano yan, may mga tinik sila. Kaya ingat tayo. Yon. Ay, maglagay na tayo ng pesticide. Applyan ko to ng pesticide kasi hindi pa ako naglagay ng pesticide mga ka-garden. Ito nga pala ang gamit kong pesticide ay ang karate. So, yan karate, marami kayong mabibili niyan sa garden shop, Shopee, Lazada. Tingnan nyo lang din ang instruction sa likod. Ito kasing pesticide na ito, terapatog mga ka-garden sa tinimpla ko dati. So, yan, isprehan lang natin. Kung maraming uod or insekto ang inyong mga rose, mga ka-garden, ang gagawin nyo, sa loob ng isang linggo, tatlong beses kayo mag-spray. Wala po yung problema. Tapos, kasi ito, ang gagawin ko, unang spray ko pa lang nito sa kanila, no? Gawin ko lang once a week. Tapos ito, dito tayo sa pangatlo, ang ginagawa ko mga ka-garden ito, gumagamit po ako ng ice nito or malamig na tubig. O kaya itong ice, minsan ginagawa ko, nilalagay ko muna sa tubig and then saka ko pandilig sa kanila. O kaya nilalagay ko yan sa gilid. Pag lalo na pag stress na sila, nakagaya nung nakikita nyo paninilaw, ang ginagawa ko talaga sa kanila, nagwa-water therapy ako ay cold ang ginagamit ko or kaya ice. Yan, ilalagyan ko lang yan sa gilid, hindi mismo sa puno. Wala po yung problema, hindi po yan nakakaapekto sa inyong rose. Alam nyo, ginagamit ko din to sa apple kong tanim. Yung apple kong tanim, nagkaano siya, parang ganito yun din yung dahon. Ang ginagawa ko, inalagaan ko lang siya sa paglalagay ng mga ice sa gilid. Hanggang nagiging okay. Mga ka-garden, kasi madalas ko na kasi itong ginagawa, kaya sinishare ko lang din sa inyo yung ginagawa ko na din sa kanila. So, wala namang problema dun. Pwede nyo akong gayahin. Hindi ako expert ha. Pwede nyo akong gayahin, pwede hindi. Tapos, ang gagawin nyo, huwag kayong maglagay ng fertilizer hanggat hindi sila okay. Saka na kayo maglalagay ng fertilizer sa kanila. Kung napansin nyo na hindi na siya naninilaw yung mga dahon, tapos yung mga flower niya, hindi na parang matamlay, yung okay na talaga sila tignan. So, doon na kayo mag-apply ng fertilizer. Any kind of fertilizer, pwede naman sa kanila. Pero ang gamit kong fertilizer nito, kung hindi urea,
MSG or yung tinatawag nating bitsin na yan sa ginagamit natin sa pagluluto. Kasi ang bitsin, mga ka-garden, maganda yan siya para mabilis kumapal ang dahon, para mabilis silang mamulaklak. Ako kasi matagal ko na talaga itong ginagamit ang bitsin pang pabulaklak. Tapos, itor ko muna kayo sa aking mga rose pa. Ayan, tignan nyo. Ang ganda nila. Tignan, no. Maganda talaga sila tignan pag nakaganyan yung mga flower niya, mga pung-pung-pung-pung. Sarap sa mata nila pagmasdan. Nakaka-relax, nakakawala ng stress. So, ito yung mga rose ko na yan. Tapos na yan sila namulaklak. So, mga may panibago na namang sumisibol na buko-buko. Yan ang i-explain ko sa inyo ulit kung ano ang gagawin para mabilis po siyang magkaroon ng bulaklak. Ang next na topic natin. Ito kasi tapos na yan sila dyan namulaklak na bawasan ko na yan. So, kung napapansin nyo, wala siyang mga paninilaw, natanggal na natin yan. So, yan, meron pa tayo dito. Ang ganda ng kulay niya. Red na may white. O, see. Mura lang bili ko nito, mga ka-garden. Panoorin nyo lang yung ating ano dyan, vlog about sa rose. So, 70 pesos lang. Meron ka ng rose na maganda. So, dun lang yan sa, ano yon sa Silang, sa Silang Cavite dito sa may tawag niyan Pulong Bunga. So yan, mga 70 pesos lang yung bili ko niyan. Yan, napakaganda. So next natin topic is about dun sa yung sinabi ko sa inyo kung ano ang gagawin para mabilis siya magkabulaklak. So yun lang, bye-bye.